maulang araw po sa inyong lahat. Ngayon po, papunta ako ngayon sa Luciana at titestingin ko yung ating Mirage Colt 1983. At ngayon po, ay nandito na ako sa Cavinte, Laguna. Kanina, nung paket ako sa pagsangan, maingay yung belt, yung kanyang alternator belt. So, tumabi ako, inigpitan ko muna dahil nakakairita. Na testing natin na okay na siya, maluwag lang yung belt, so inigpitan ko lang. At since naluma yung sasakyan, dapat may baon kayo na mga reserbang belt. Kagandaan sa mga luma sasakyan, meron kang idea kung ano yung magiging sira, dahil kung magagamay mo yung sasakyan, alam mo na yung history, alam mo yung gagawin mo pagka sakaling tumirik ka. Tulad nyo sa akin, naingay lang yung belt. Pagka minsan hard starting, ay tumuloy ng pag-start, contact point. So ngayon, akit na tayo, malapit na tayo sa Luciana. So ngayon, smooth ang takbo, ang ganda ng takbo na ng ating Colt. So tara, let's go na. Nagandaan sa ating Colt, naka-aircon tayo. Kaya hindi natin nararamdaman yung pag-blurred ng ating windshield. Although maingay lang yung ating wiper blade, luma, may mapansin din ako medyo may mga water leak dahil hindi masyado fit yung ano, yung kanyang window glass. Pero sa takbo, kasama mo naman 40, 60 tera-tera, 4 speed lang ang ating Mirage Colt. Magandaan sa ganito, feel na feel mo yung old school, yung tunog ng carburetor talagang maririnig mo. Hindi na muna ako magra-radio dahil malakas ang ano ng ulan. Patak ng ulan. Ang gagawin ko na lang dito, para talagang pwede muna siyang mailayo. Pwede ko nang mailayo sa pagbibiyahe. Kapatak ko na lang ng timing belt, saka mga oil seal niya. Then syempre, check off ng mga axle, kulang sa grasa, and then yung kanyang ano, clutch lining. Although malakas pa, kasi tera-tera, talagang umaahon pa dito sa Luciana. So panalo pa. Testing ko rin yung kanyang economy and power, yung kanyang shift ng economy and power. Hindi ko alam kung yung pataas, yung pa-abante ay power o yung pababa. So maramdaman ko na lang siya. So ang pakiramdam ko, yung kanyang pag-shift pataas, yung kanyang power at pababa, eco. Dahil sa eco, economy, pagka sinip ko siya sa eco, hindi ganun kalakas ang hatak niya. Pero pag sinip ko siya sa pa-abante, yung kanyang power, ramdam ko yung hatak, nag-iba, lumakas. So naka-power mode ako dahil syempre paakyat. Welcome to Luciana. May sinasabi nilang pantay, dito ako nagro-roll test. Hataw ang straight trail. Pero may checkpoint. Ewan ko kung makakalusot ako, pero hindi na ako magsusugal. Hintayin ko na lang sila, hintayin ko na lang sila airpack dito. Yung sinasabi ko kaninang econo at power, ito siya. So naka-power ako ngayon dahil paakyat ako kanina. Pag inilipat mo siya dito sa eco, ramdam ko eh, hindi ganun kalakas yung hatak niya. Pero sabi nila matipid pag nakaganyan ka. So pag nilipat mo siyang ganyan, naka-power mode ka.
hindi ko sure ha, kung ano yung tama talaga, kung naka-power ba yan. No? Basta ramdaman ko sa hatak niya. So yan o, oh, yun yung kanyang stereo. Original pa, intact, gumagana yan. Mahina lang talaga ang signal, alot ng ulan. Ang kanyang winter cluster. Ganda yung kanyang temperature. Yan, medyo humihina na po ang ulan. Medyo maganda-ganda siguro mag-sounds tayo. Okay pa rin siya dahil kahit sabihin mo luma na yung radio niya 1983, pero kita mo naman gumagana pa. Ang ganto-ganto rin ang takbo, kung 40-60 lang masigsag, walang problema. Huwag mo iahataw, huwag mo isasabay sa mga brand new, kaya syempre iba pa rin talaga ang brand new. Lalo na, bago lang sa akin to, hindi ko pa siya totally gamay yung mga pyesa niya. Kung totoo bang pinalta nung previous na owner nito. Pinalta ba talaga niya yung timing belt, clutch lining. Siyempre, sabi lang niya yun, malamang. Pinalta niya, pero iba pa rin, pag napalitan mo na halos bago na mga pyesa. Or kahit replacement lang na ipalit mo, at least kampante ka na napalitan mo yung mga pyesa na possible maging sira, na para itirik ka. Diba? Sa kabilang banda, panalo naman. Panalo ang takbo niya. Yung mga tricycle lang, kayang-kaya kong vertical kahit pakinat. Pero kanina, nakatakbo ko ng 120. So medyo pantay na siya. Kahit 4 speed lang ang kanyang transmission. Nandito na ako. Ito na yung ating Mirage Colt. Maulan pa rin dito sa pagsanghan. Sabi ko nga sa inyo, may mga water leak pa, may konting gagawin pa dyan. Yung kanyang timing belt, clutch lining, oil seal sa crankshaft and camshaft, papalta natin dahil may leak na. So far, okay naman ang naging takbo ko hanggang dito. So ito ang re-restrain natin. Multicab. F6A, ang kanyang engine. Nabaklas ko na yung sa carburetor niya, okay naman. Sinek ko kung may tumutuloy ng gasolina pumapasok, okay naman. Fuel filter, okay din ang filter. So nung nasilip ko yung spark plug, yung number 3 hindi gumagana. So wag naman sana may problema sa makina. Tingnan muna natin yung root cause, bakit namatay ang spark plug number 3. Either high tension wire sa distributor. So troubleshoot natin. Pag narigonto mo siya, nakikita mo siya, hindi siya nag-spark. One inch lang yung trim, hindi gumagana. Either spark plug o yung high tension wire. So checkin natin yan. So ang reklamo na to ay may start naman siya pero palyado. Tapos pag nirevolution mo siya at binitawan mo, bigla lang namamatay. So nakita nga natin ang problema niya ay yung spark plug. So lilinisin natin, tingnan natin kung bubuhay natin yung spark plug. Pag hindi, dapat talaga palitan na. Pero tingnan natin yung root cause, bakit namatay ang spark plug. Either mahina ang high tension wire or wag naman sana may problema na sa loob ng makina. Either singaw sa valvula o sa piston na, piston ring na. So kailangan natin i-check yan. Natanggal na natin yung distributor cap at nasilip natin, medyo may mga dumi yan dito, isa na madilim. So ang gagawin natin, lilinisin natin yung itong side na to, yung tatlo, liyahin natin konti lang,
Tapos hangin na ng konti. Then napansin ko din naglulus yung high tension wire yung galing sa ignition coil. Naglulus siya. So ang ginawa ko, in-expand ko ng konti yung mismong ano niya, mismong dulo niya, para pag sinaksak mo siya, okay na. So kaya pagka in-start mo, kung makikita nyo kanina, patay ang mga spark plug dahil loose ang kuryente. Mahina ang binibigay na supply ng ignition coil dahil loose sa high tension wire. So pagkalinis natin ito, paglinis natin ito mamaya, at naikabit natin itong cap sa distributor, tetestingin ulit natin. Okay na, nabaklas na natin. Naliha ko na. Tapos dilinisin na lang natin yung mga parang powder niya para mas maganda. So ito. Ito siya. Nalihan na natin yung ito, kung makikita nyo. Pasensya na. Ito siya. Nalihan na natin yan. Tatlo. Tapos itong konti. Konti lang dito sa pinakang gitna. Tapos yung pinaka rotor niya. Ito. Lihahin din natin ng konti lang. Kaya siya nagkaroon ng dumi dahil loose yung high tension wire. So nagre-rebuild siya ng may tawag doon. Nalimutan ko ang tawag eh. Basta nagre-rebuild siya ng parang kung baga tawag ng mga mekaniko parang mga tayo. Yun. So yun, nilihan na natin yung sa cap, lilihan din natin to, tapos hintayin na natin yung spark plug, then testing, kung hanggang okay na, then start, okay na. So guys, okay na po yung multicab, wala lang eh. Magro-road test kami ngayon. So dati kasi, pag in-start mo, binawa mo yung accelerator, namamatay agad. Yan ngayon, pagka in-start mo siya, bitawa mo yung cylinder, sustain na siya. So road test lang kami, then pag okay na, huwi na ako. Okay na yung multicab, happy na yung customer natin dahil pag in-start mo siya, one click na, then pag binitawan mo yung cylinder, pag unang start, hindi siya namamatay. Bumumbay mo lang ng konti kasi syempre luma na yung kotse, pero pag bitawan mo, hindi na siya namamatay. Tapos road test namin siya, nahihatong mo na siya hanggang 70, 80 sa multicab. Good na yun kasi malitang makina. Okay na, maganda na ang takbo niya. So happy na yung customer, lalo nang lalo siyang happy dahil libre. Wala siyang binayaran ng labor. E bakit wala siyang binayaran ng labor? Kasi kapatid ko yung binayaran. So yun, okay na yung kanyang multicab. Ang naging problema lang, nagkaroon ng dumi yung sa high tension wire, yung sa may cap niya, distributor cap, nilinis ko lang sa mga contacts niya. Mga dumi na, niliha ko lang. Then yung spark plug, mahina na, pinagtang ko din. Tsaka nilinis ko rin yung carburetor para sure talaga na walang problema na. So, ang advice ko lang, pagka ganun na luma ng sasakyan mo, ugaliin mo na painitin din ang sasakyan mo kada araw. At least malang 15 minutes mapainit mo yung makina. Baka magtampo kasi, syempre, luma na nga yung makina mo, hindi mo pa ginagalaw. Painitin mo kahit 15 minutes. 10 minutes, 15 minutes, okay na yun. At least uminit yung makina niya. Gumalaw yung mga contact ng electrical sa loob ng distributor, saka coil, spark plug. At least gumagana siya sa isang araw. Umiinit yung makina. Ay, hindi mo naman kailangan extra sabante. Basta umaandar lang yung makina, okay na yun. So ngayon, uwi na ako. Gamit natin si Colt natin, si Vintage. At may pabaon naman siya na ulam, si kapatid ko. So Goldie, thank you. Salamat sa pabaon.